Pagkatapos maging tanyag at kilala sa larangan ng pag-finger painting, mas pinili pa rin ni Maestro Rafael Pacheco o kilala bilang Kapain na manalagi rito sa bayang kanyang kinalakhan at nagubog ng kanyang diwa sa paggawa ng sining, ang morong. Akalain ninyo na mga obra maestra ang inyong nakikita ay ginamitan ng mga paintbrush. Ibahin nyo si Kapaeng. Ang kanya lamang pong ginamit ay ang kanyang mga sariling daliri. Kahanga-hanga, diba? Kaya binansagan siya ang father of the Philippine finger painting. Sa isang parangal, sa isang mamamayan ng morong. Tuloy ko yung kwento mo. Mahala ka na. Mula sa isang payak at simpleng pamilya si Rafael. Kulang man sa formal na edukasyon, nakuha pa rin ni Rafael na matutong mag-finger paint. Hanggang sa napansin ang kanyang mga obra maestra at unti-unting gumawa ng pangalan sa art industry. Siya ay nung 1966 apo anak siya ay bago siya pagpipinta siya ay mahilig umano pumunta sa mga gallery, mahilig siya manood ng mga yung nagpipinta sa mabini. Hanggang sa siya ay, nung umuwi siya, may dala-dala na siyang mga color, charcoal, or pastel. Tapos nagguhit siya sa pinarangalan. At sa ngayon, isa sa mga tinitingalang artist si Kapaeng, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa mga karatig bansa tulad na lamang ng Hawaii, Iraq at Libya, at mga kilalang personalidad tulad ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Isa na nga sa mga pamosong obra maestra ni Kapaeng ay ang imahin ng ilalim ng dagat na tila isang itsura ng isang pagsabog ng kalawakan at mga isdang naglalaro sa ilalim nito ang koi o kanduli fish. At kamakailan lamang ay namigyan kami ng pagkakataon na makapanayam ang ama ng finger painter dito sa Pilipinas. Alam mo ang kamay, tandaan ninyo mga anak, very graceful ang kamay ng tao. Magagawa ninyo ang lahat ng grace, biyaya ng lantik ng bewang sa ganda ng kamay. Agad ang kauna-una, tinitignan ko ay ang mood ko. Nakatingin ako sa langit. Kasama ang pagdadasal at kasiyahan sa paggawa ng biyaya ng Diyos. Ang pagpapahalaga ni Kapaeng sa kanyang ina. Hindi maikakailan na isa sa mga tao na naging malaki ang parte sa kanyang buhay ay ang kanyang
sariling ina na kung saan niya naiali ang kanyang obra na pinamagatang ang kayamanan. Kaya yun, kaya makasaysayan sa akin ng ina. Ang ibang ina, ginagawa nila, nagpapa mga inaabuso, napapa, nagginagawa nilang parang nagpuputa para lang makapagpaaral ng mga anak. Kaya yung sinasabi ng matanda, makapagtapatapos lamang ako ng pag-aaral, pwede na ako mamatay. Ang batang katulad ninyo ay kinukwento ako ng kung ano yung nangyari sa amin ng aking ina. Ako ay isang batang laki sa inaanak. Simple lang. Ako ay isang batang masaya, nag-i-enjoy sa buhay. Lahat ng biyaya ng karangalan ay walang nagbigay sa akin muli ang aking ina. You can imagine si Kapaeng, isang artista ng murong, painter, ha? Walang ginagawa sa kanyang buhay kundi parangalan ang nag-iisang ina. My God, parangalan. Tulungan ninyo akong parangalan ang ating ina. Walang iba. Wala akong gagawin. Hihilingin sa inyo kundi lalo natin dagdagan ang parangal sa ating ina. Tandaan ninyo mga anak, kauna-una, pinaralanan ko at pararalanan ninyo at kayo ay ganun din. Kanyang ibinigay sa bansa at sa Morong ay magsisilbing paalala hindi lamang sa aming mga kabataan na sa bawat hagod at indak ng ating mga kamay ay maaari ding makabuo ng sarili nating obra maestra, ang tagumpay natin sa buhay. Maging inspirasyon nawa si Kapaeng para sa atin na pahalagahan ang talentong ipinagkaloob ng may kapal dahil ito ang magdadala sa atin sa rukrok ng ating tagumpay. Salamat sa inyo mga anak, salamat. Kaya't parin ka na, tara, pumarinig na. Kaya't parin ka na, tara, rito po sa amin. May taong natatangi, kahit san man ang bulo. Siya'y kapuri-puri, mula ulo hanggang pa iyong irerespeto. Meron tayong maestro, ang pangalan niya'y Pacheco. Pumarinig na, kaya't parin ka na, tara, pumarinig na. Kaya't parin ka na, tara. Ano pang hinihintay mo? Parikan at pumarinig sa Morong, pang ganda